It's on. Wow. Nice one. Okay. How? Uy, fish on again. Sinalo. Okay, baka may hahabol pa. Dalawang isda. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Uy, baliwat yun eh. Ah, muna yung sinisir niya. Walang biyaw. Horse mackerel. Hey guys, good morning. This is Jason or aka Pius Kamain of PK Fishing. Marami pong nagtatanong sa akin kung paano ko ginawa yung lure ginamit ko sa last session ko na kuha ng maraming isda. Well, ganito po yun. Yun po ay galing sa mga gawa ni Master Erdis Garcilia or sa yung page niya sa, ano, sa Erdis Fly Lures. Yung tawag po doon ay yung Sabiki Fly Floater Rig. Maganda po yung pamain lalo na kung malakas yung activity or mayroong feeding frenzy sa top water. Ginagamit po yun para sa tarpon, palakito, queenfish at iba pang klase ng isda na kumakain ng maliliit na klase ng isda on top water. Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano ginagawa niyo. Step by step. Okay. So ito po yung mga kakailangan natin para gumawa ng floater mo. Weighted floater actually. One is yung ano, bibili natin sa fishing supplies yung floater para sa mga net. Second is lead sinker. Third is yung stainless wire. And yung mga materials na gagamitin natin for sa pagporma, kaya ng pliers, pwede rin long nose, butter pliers, cuchillo para formahin to. And ito po sandpaper. Maganda po kung mas ma-rough, mga 60 grit para makagawa tayo ng final product na rin ito. Meron po kung ibang gagamitin gaya ng beads. Actually, yung beads, optional. Tsaka yung shoe glue. So, yung unang gagamitin natin is yung pabigat. Ito, sinker. Ang gagamitin po natin dito is yung angkop lamang kung bigat para sa maximum casting weight ng rod. Ang gagamitin natin is pupo tayo ng stainless wire. Pwede pong mas maliit. Yung ginagamit ko is gauge number 14. Actually, masyadong makapal to. Ito lang tayo dyan. Then, pasok lang natin sa sinker. Lead sinker na mayroong buta sa loob. Ito yung mga cylindrical lead sinker. Nangyari po is wala po akong long nose na iwan sa buka. Nawawala. So, formahan natin to. Medyo pangit po yung gawa ko kaya kasi kulang tayo ng materials, tools. Kaya ganyan. Alam ko mas maganda pa magiging gawa niya. Meron po nabibili na ready-made na ganito. Kontakin nyo lang po si Erdis Garcilia na account sa Facebook. So,
po yung nagpauso nito kay pa. Hindi ko alam, mga 2015 yata. Then pasok natin dito sa sinker. Huwag natin yung excess. Then, pasok natin dito. Loob. Tapos lagyan natin ng beads. Ulit tayo na sa kapila. Let's make this quick. Ito gumamit ng stainless na alambre. Alam ko meron nun kasi kung stainless wire yung gagamitin nyo na available sa fishing supply eh medyo matigas. Scan the excess. Tight siya. Any beads will do. Yan. Po yung end result niya. Next is ipapasok natin siya dito sa floater. Linisin po muna natin yung floater sa bottom. Then ipasok natin yung ginawa natin kanina. Yung sa lumabas po dito sa kabila. Get nun. Yan na po ang end result. Pwede na po yan actually, pero pwede pa po natin yung pagandahin gaya nito. Yung ginawa ko kagabi. Formahin lang po natin sa using the scissor or a knife or a cutter. Saka mas madali pag gunting. Ayun na po gagawin. Yung purpose po nito is para mawala yung resistance sa tubig kapag hinatak na natin siya. Or pwede rin po yung isang klase ng ginawa ko parang popper style gaya nito. Meron po siya yung ano sa loob. And pagkatapos niyan is palusot natin ito ng buti. Hindi lang, di ba? Yun, pwede mo na itong i-cast. And then lagyan natin ng shoe glue sa loob para i-fix. Ayan. Pasok lang natin ng mabuti yung shoe glue. And then ipitin po natin siya para kumipot sa kabila rin. Paper. Actually, meron tong nabibili na ready-made. Meron kay Airbus. Meron din ibang klase kagaya na ginagawa sa yung mga ready-made, yung mga meron na wire sa loob na yung bigat ay maabot ng hanggang 40 grams. Yung nakita ko sa online.
or yung gamit ng iba. Pinakita ni Sir Ariel Evangelista at saka si Michael Trudeau or si Boy Snagger na skip bunny. Mas maganda yun. Mas maganda yung action nun. I-create yun ng ano, bubbles habang hinahatak mo. Okay, so yan na po siya. Next is itetest po natin yung float niya. Yung ano yung itsura niya sa ibabaw ng tubig. Okay, for the float test, kulang po tayo ng tubig sa isang tabo. So marami na to. Ngayon, ilang-ilang po natin yung ginawa natin. So, pwede na yan. Dapat po upright, hindi yung sa buntot yung naka ano, or pwede rin flat. Ayan. Para paghatak nyo is naka-upright siya. Okay, so yung susunod po natin gagawin is itong sabiki. Ito yung actual na ginamit ko nung nag-fishing ako. And yes, it is effective, lalo na active yung topwater feeding ng isda. Ang kailangan po natin is yung hooks. BMC number 26 yung may butas sa yung may butas na hooks. Ito. Maliit lang yung gamit. Kasi yung gamit kong linya is 6 pounds. During that time, leader was 10 pounds. And ito yung isang sa magandang benefits na kasi kapag yung target mong isda ay maliliit, mas madali silang ma-attract doon. At saka kapag malaki naman yung kumagat, eh hindi mo na kailangan hooksit lang mabuti. Kasi manipis yung hook, madaling bumaon sa kalamnan or sa bibig ng sa part ng bibig ng isda. Yung kakailangan po natin, hooks, shoe glue, pangtali, yung fly tying device. Pag wala, pwede rin mana-mana yung pangpa yung tinatawag lang shiner o crystal. Pwede yung pula, pwede rin blue. Yung pula will indicate as pwede rin itong design to para maging yung itsura maging madugo yung or parang bleeding yung isda. And then itong balahibo. Okay. Yung sa material natin at yung nabugin. Kasi yung unang gagawin natin is ilagay natin yung hook sa fly tying device. Then ito ang tali. Tutunan ko kay Brother Airbeast. Panonood lang ng mga videos niya. Maraming salamat. At si yung nag-tour naman na gumamit sa akin ito ay si Brother Iwak. Si Edward Duzon Tobinas ng Borongang City Anglers Club at si Robert Amistoso. Ang gagawin is magtali muna tayo. Yan. Pang base natin sa hook. Yan. And lagyan natin ng shoe glue. Cut-rexes. And kuha tayo ng balahibo. Yung manok. Yung puti. Sabi ng kasama ko, pwede rin daw gold. Yung kabilyada yata. Yan. Makilang natin siya sa hook. Yan. Lagyan natin dito. Kailangan maging maganda yung gawa kasi lahat na tayo dumadaan. Meron pang advanced stage ng fly tying. Hindi ko na ipapakita. Puntahan nyo na lang yung page ni yung profile ni Sir Erdis Garcia. Nandun na lahat. Yung sa akin, pang ano na lang to. Tapos, kuha lang tayo ng konting flasher. Yung gamit ko is ano yung blue na lights, light blue yata, or sky blue, turquoise blue,
sasali natin sa dito. Hindi ko na gagalingan to. Mas magaling pa, mas maganda pa yung magagawa niya. Pwede na yan. Lagyan ng shoe glue. Yung tawag nga pala dito is yung ano, fly deceiver. Fly deceiver. So yung nabasa ko kayo yun. Meron pong available nito kay Sir Erdis. Kung gusto nyo bumili. Ngayon lagyan natin ng red. Red na ano, flash it up. Para sabihin na pag para sa unang tingin ng isda is ito, kakainin ko to dahil injured or bleeding. Tsaka yung gamit ko pala ano is pink. Dapat yung maganda dito is red. Hindi mo na kailangan magano kasi maghanap ng kahit anong mga kulay na kasi yung red talaga yung pinaka-effective. Fixes. Yan. Then, lock natin. And shoe glue. Okay. Try. Product. Pwede pa itong lagyan ng mata. Gusto nyo. Pero dun nyo natinglan sa account. And gagawa ka lang ng hanggang. Yung ginamit ko is tatlo. Ginama ko ng tatlo kasi nung paparami na yung kagat, serve ko na yung dalawang fly kinakagat. Makaka-double hookup ako sa isang cast. Hindi naman akong tatlo, pero that, during that time, hindi na ako nakatatlong sabay ng cup kasi wala na yung feeding frenzy, malayo na. Okay, gawa ka lang ng marami nito. 4 to 5 pieces. And then, yung tatlo, kanya yung tatlo. Kasi pag maramihan na yung ilalagay mo sa sabiki, mahihirapan ka ng cast. Kasi, nagbubuhol-buhol talaga siya. Minsan, pag kinakast. Okay. Yung susunod na gagawin natin is yung sabiki na nakakabit sa nagko-connect sa floater at sa sabiki fly. Tawag dito ay sabiki rig. Ito yung main line mo at ito naman yung line papunta sa mga fly mo. Yung main line ikakabit mo sa buntot ng floater and yung sa yung main line naman, doon mo naman tatali yung mga sub-leader. Pwede yung gumamit ng monoline. Yan. Yung gamit ko is 10 pounds. 10 pounds na main leader at 10 pounds na sub-leader. Pwede ka rin gumamit ng fluorocarbon, mas maganda yun. Or shock leader. Kung yung anything, although kasi pag nalo ako mo yung masada, magaling. Okay. Yung gagawin na. Gawa ka muna ng double loop sa dalawa. Remember, dito mo itatali yung floater mo sa unahan. Tapos ito yung floater, ito yung loop. And yung distance naman from floater hanggang sa pinakauna mong fly, yung ginawa ko is yung 1 meter, 1 meter. Yung floater, pinakaunang fly is 1 meter. Pwede rin po mas malayo pa sa 1 meter, mas mahaba pa sa 1 meter. Hindi natin mga 0.5 meter. Depende sa kaya mong i-cast ng mabuti. Nang hindi ka nahihirapan kasi mahirap itong i-cast kapag yun baguhan pala or nagsisimula ka pala. Minsan nagkakabuhol-buhol. Okay. Ulit tayo sa ano?
ito yung floater mo, ito yung main leader mo, punta sa flying, sa sub-leader, ito yung para sa flying. Kumuha na ako ng double loop, so ipapasok ko dito yung sub-leader. And then, ipapasok mo na siya dyan, iwan ka ng unit na. Whatever nut is this. Isa, dua, tatlo, apat. Yan. And then, lock it. Wala, ayaw malak. Yan. Lock mo lang siya dyan. Meron pong nakikita dito sa YouTube. Natin nyo na lang. And then, ito naman po yung ano, i-tatighten mo rin. Yan. At pumutin mo lang. Okay. So ito yung mangyayari. Dito mo itatali yung floater mo. Ito naman yung main line mo sa main leader mo. Tsaka ito yung sub-leader. Para hindi buhol-buhol yung sub-leader mo dito. Ang ginawa ko is nilagay ko sa unahan. At dahil mono siya, it will protrude towards the direction of the floater. Hindi siya sasabit dito sa kasi nakaganyan siya. Pag hinatak mo, mag-deflect lang, pero konti. Konti lang. And then, papunta naman dito sa, ano, sa mga fly mo. Gamit lang kayo ng ano, pwedeng igunin nut or palomar nut. The best yung palomar nut. Pati rin dito sa leader o sa floater. Yung ginagawa ko is, nilalagyan ko dito ng snap. Snap swivel. Swivel. Ay, tanong size, pwede. Kakagamit mo dito yung ano, sa swivel, main leader mo, palomar din, para mas madali siyang ikabit sa floater kasi may snap. Ito dyan. Ano mangyayari? Okay. Diba? Ulitin mo lang, gawa ka lang ng ano, ulitin mo lang ng 2-3 beses. Para pagawa ka ng at least parang drop line puntang sa BT line. Okay. Yung ano, ulit mo lang siya dito, ulit to para yung just in case umikot-ikot to, hindi mag-ikot-ikot yung line. Okay, that's it. By the way, ito pang isa. Kalimutan. Meron po nabibili ng mga fly nito. At saka yung sabiki. Sabiki rig. Yung sabiki rig, ito yung ginagamit sa pier. Nakikita yung picture dito. Yung katapusan is merong weight. At saka itatali mo sa floater. At saka itadrop mo lang sa mga pier. Pwede mo ikas. Pwede rin walang floater para abot siya ng bottom sa bigering. Pwede mo itong lagyan ng floating floater, dinikas mo lang, bawasan mo lang yung number of fly or sa bigi na nakatali na. Pwede rin pag meron ka ng floating number, floating floater, meron tayong nabibiling fly, hindi ko pa natitesto pero itong gagana rin. Yung isa palang tawag dito is yung undak. Yung binabagsak mo lang sa tubig tapos ginagamit mo lang from boat or either pier basta anything na elevated. Hindi mo na kailangan cast. I-drop mo lang. Okay, so ito pala yung finished products natin. So, yung mga naon akong nagawa. Ito naman yung kanina. Isang fly pero medyo mas malaki yung hook, and from floater to fly or sa piki is more than to yung last part. Isang ripa, isang buong ripa, oh. And is more than a hook. Siguro mga ano to, sa 1 meter, 1.5 meter yung hata. Ayan. Pang ano to, pang malayo ang haris.
single, ano, fly, in case makakita ka ng isang area na nag-feeding frenzy. Okay, may isa, apat yung nakalagay, na ano, fly, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat pala yung nakalagay. So from the floater hanggang sa pinakaunang fly is isang dipa, more than 1 meter, and yung distance ng bawat fly is at least 8 to 10 inches. Basta hindi sila mag-aabot yung ano nila, yung sa leader. And yung pinaka-last na fly, kahit ano na, wala ka nang ilagay na sub-leader, direct naman na sa main leader. Ayan. Ayan. Pang isa, mas mabigat po. Malayo ang hangin. Just back up floater. Just in case na makagawan tayo ng floater. Okay, so itatry natin itong gamitin. Ginawa natin kanina. Isang fly lang muna. Yung style dito is bigay ka ng slack. Ganyan kahaba. Line, tapos wala sa likod. Kakast mo siya palayo. And then before pa mag-land yung buong rig mo, dapat hugutin mo na para hindi magka-bulbul yung rig niya. Casting. Good. We are in favor of the wind. Yan. Yan po yung takbo niya. Ang ganda. So dito tayo nakasting. Kaya ang sinabi ko, yung pagkakas nito is dapat hindi facing towards the incoming wind. Yung hangin ay may ihip sa likod mo, and then cast. Yan. At before pa man mag-land, hugutin mo. Yan. Simple. Start. Yan po yung action. So, ganito yung pagkakas nito. Lagay ka ng slack sa line. Kasi po sa buhangin yung fly, and the fighting floater is on the air, then pull. Pag malapit nang mag-land yung floater, that is to stop the floater and the yun ay para mapigilan natin yung leader tsaka yung fly na mag-land sa isang area lang. Kasi pag nangyari yun, magkakabulbul yung rig yun. Yan. Before mag-land, hugutin. Yan. Ito kasi yung current dito, kaya more likely mas wala kayang chances na meron ba lang sa dito.
Kabul yata yung linya. Yan, Kabul yung linya. Sabi ko nga, maganda lang ito sa mga areas like beaches kasi walang sasabitan mo yun, walang sasabitan yung fly mo sa buhangin gaya ng nasa mga batukay, ilalatag mo yung mga fly sa buhangin and then yun sabit sa mga bato. So we're done the tutorial. Let's try to catch fish. Go on, Chip! Masuk, masuk, ba! Sige, ganda! Ito na, lumahanap pa. Patay duha ko din eh. Ah, duha. Duha. Double hook up.